Samantala, pinakakasuhan ang may 49 na pulis na isinasangkot sa pagkawala ng kilo-kilong shabu sa drug raid sa Maynila noong nakaraang taon. October 8 nang maaresto ang nasibak sa serbisyo na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. at iba pang suspect katulad ni Ray Saligumba, kung saan nasamsan ang mahigit na 900,000 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Sinabi ni Special Task Group Chairman Major General Eliseo Cruz na 42 kilo ng shabu ang tinangay ng mga pulis bago isinagawa ang naturang inventaryo. Nakita na natin, when based on statement on one of our resource persons, the 42, which was initially reported as 30, was really intended for a reward. Yun ang sabi niya. And we do not know kung talagang ibibigay niya as reward. In the first place, we do not tolerate that system. Pero baka palusot lang yun. Hindi natin alam kung saan niya dadalhin yun. Diba? So lahat yan, tinitingin na natin. Kaya lang, ito'y dapat responsibility ng mga officers. Kaya nga yung supervision ang inilalaban natin dito. Idinagdag pa ni Cruz na hindi pa tapos ang investigasyon dahil posibleng hindi lang 42 kilo ng shabu ang ninakaw o nawawala at maaring may iba pang kasabwat sa naturang insidente. As soon as possible, we are requesting the IAS and the CIDG to file this appropriate charges criminally and administratively before the proper forum. And we will direct the CIDG to gather more evidence on criminal liability of these people. Kasi mas mabigat na ebidensya ang kailangan natin when filing criminal charges. At pinadisarmahan na ang 49 na pulis, kabilang na si PNP Drug Enforcement Drug Group Director Brigadier General Narciso Domingo, na nauna nang silibak sa kanyang pwesto.